Parte na ng buhay ng mga OFW ang pagpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Iba't iba man ang rason, ngunit hindi natin maikakaila na ang pamilya ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ng ibang bansa. Mga ka-TFT, samahan nyo kaming alamin kung ano-ano ang mga tips na pwede nating sundin para magpadala ng pera sa Pilipinas na sigurado, ligtas at maayos. Yan si Kuya, kakausapin natin. Kuya, anong pangalan natin? John Paul. Okay. Ano yung mga tips na pwede mong maibigay sa ating mga ka-TFT sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas? Usually kasi pag nagpapadala, mas maganda kung magpapadala ka sa isang exchange lang. Kasi ano, hindi lang sa discount, like subok mo pa. Subok. Subok na, tapos isang exchange na iisa lang. Okay. Isa tapos lang. Ano pa? Kailangan din siguro secured syempre yung pera mo. Secured. Maganda yun. Kasi alam mo, mapadala ka, maghihintay sila matagal or hindi darating 2 days. Okay. Kaya okay na rin yun. Okay, sige. Maraming salamat dyan. Thank you. Hi ate, Happy New Year! Kuya, anong pangalan natin? Rachel, sir. Bernard. Ako po si Dan on the go ng The Filipino Times. So, ano yung mga kinoconsider natin or ano yung mga tips na maaari nyong maibigay sa ating mga ka-TFT pag nagpapadala ng pera sa Pilipinas? Dapat mataas yung exchange rate saka mas mababa yung transaction rate. Ah, mataas ang exchange rate at mababa ang transaction fee. Yun, tama ikaw kuya. Si Mrs. na nagpapadala. So ikaw ang hawak ng ano, ng mga million-million. Hindi naman sa, para lang sa ano, sa pamilya. Okay, sige, maraming salamat po. Kuya, huli ka! Ayan, okay, nandito ka ngayon sa Sharaf Exchange at alam ko na magpapadala ka ng pera. Since magpapadala ka ng pera, ano yung mga tips na maaaring mong maibigay sa ating mga ka-TFT? Ako sa Sharaf Exchange ako nagpapadala kasi tested na to eh. Mas mabilis siya yung transaction niya. Tapos sure ako na mapapadala sa pera. Ang alam ko meron silang ano yung Strati program. So okay. Nagkabalil ako nung. So bawat transaction may points. Tapos pwede siyang exchange sa mga deals. Wow. Deals and ano pa yung mga benefits na maaari nila makuha sa Austratic program? Mga deals na may mga discounts sa pagpapadala, tapos may raffle, yan. Saka may mga offers. Ayun. Ayan, okay. Sige, maraming salamat. So, pwede ka na magpadala ulit. Hello mga ka-TFT, with me today is the Chief Executive Officer of Sharaf Exchange, no other than Mr. Rajesh. Hi, Mr. Rajesh. Hi, how are you? Good morning. Good morning to you. Okay, Sharaf Exchange is a mid-sized, new generation exchange company. We have around 30 branches, very comfortable branches in the key locations and most of the important landmarks in UAE. So we cover the airport, Times Square, Mall of Emirates, Ibn Battuta Mall. Yeah. So I would say one of the most favorite joints of Filipinos, we are there always. Yeah, nice. Yeah. I've heard about the loyalty programs and then I think you have the Usrati program in Sharaf Exchange. Can you tell us about that and how would it benefit the Filipinos? Usrati is an Arabic word which means family. So it's a very beautiful and simple program which does two things. The first thing is allows you to participate in an open-ended program. So you have a lot of promotions and offers in the market which today allow you to spend only in their own stalls or joints. The good thing about Usrati is you can use the Usrati program, spend money in Sharaf Exchange and also outside Sharaf Exchange. So if you want to go to a mall and you're saying, I want to buy a movie ticket, you can do it there also. You want to buy some good dress, you can do it there also. You want to take a car on rent, you can do it there also. So it's an open-ended program. Mm-hmm. That is the beautiful thing. And one of the most important things of it is that it helps participants to take care of their family members. Now, what do I mean by that? What I mean by that is, if there is an emergency at home, and you have to rush back to Philippines, the cost of a ticket will be nothing less than 3,000 because it's an emergency. You have to go now. You cannot go after 1 month. Yes, it's an emergency. Yes. So to go back, come back, look after your relatives, something happened, Usrati will take back that cost, will reimburse that cost to you.
So that is a real good benefit. So how do we apply for that Usrati program? What's the process? Oh, it's very simple. You just have to come into any of the Sharaf exchange branches, pay 10 dirhams, take a gold card, and that's it. Give your Emirates ID, give your documents, and that's the end of the matter. We talked about the good rates, good exchange and all. What are the upcoming promotions of Sharaf Exchange? For 2019, you asked me how is the new year. Yes, we have a lot of things for the new year, especially for the Filmpreneur communities. We have organized a lot of community events. We have tried to do something for the festival season also. I know Philippines celebrate Easter, Christmas. Okay, so any message to the Filipino community? First of all, Happy New Year to the Filipino community. I hope you join us in the Usrati program. Usrati means my family. Please become a part of our family. Ngayong alam na natin ang mga iba't ibang remittance tips, huwag nating kalimutan na sundin ito upang hindi masayang at siguradong makakarating ang perang pinaghihirapan natin dito sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Maaari rin kayong sumali sa mga loyalty programs kagaya ng Usrati program ng Sharaf Exchange kung saan maaari kayong makakuha ng magandang deals, libreng padala at syempre makasali sa raffle. Ako po si Dano on the go at ito yung naging paboritong TFT Lifestyle TV.